Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. At ngayon ay matutunghayan ang pag-turnover ng machineries at farm equipments. Mula sa Department of Agriculture, mamamahagi po ng hauling truck, four-wheel drive tractor, and multi-commodity thresher, at corn mill. Ang corn mill po ay nagkakahalaga ng 698,888 pesos. Mamamahagi din ang DA ng Certificate for Rice Competitiveness Enhancement Fund Seeds na nagkakahalaga ng 20.9 million pesos at credit. At credit assistance to partner lending conduits for small farmers and fisherfolk under Agri-Negosyo Loan Program ng DAACPC sa halagang 30 million pesos. Mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naman ay mamamahagi sa Surigao del Sur ng isang bamboo cage project sa ilalim ng kanilang National Bangos Development Program na nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Mula sa Department of Labor and Employment naman ay mamamahagi sa Agusan del Sur ng Tupad Program Benefits sa halagang 1.6 million pesos at sa Surigao del Sur sa halagang 773,850. Mamamahagi din ang DOLI ng Integrated Livelihood Program at Government Internship Program. Mula sa DTI, mamamahagi ng SSF on Mini Crude Oil Processing sa halagang 1.6 million pesos
at SSF on virgin coconut oil processing sa halagang 613,600. Ang DTI din ay mag-turnover ng Farm to Market Road under Rapid Growth Project sa halagang 29.9 million pesos sa Prosperidad, Agusan del Sur at sa Hinatuan, Surigao del Sur sa halagang 21.1 million pesos. Ang TESDA naman ay mamamahagi sa Surigao del Sur ng Training Support Fund para sa 283 beneficiaries na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Starter toolkits on shielded metal arc welding NC2 sa ilalim ng STEP Scholarship Program na nagkakahalaga ng 375,000 pesos. At ang Training Support Fund na nagkakahalaga ng 350,000 para sa Agusan del Sur. At ang huli, ang DSWD ay mamamahagi ng tulong sa Surigao del Sur na may kabuang halaga na 91.9 million pesos para sa 9,195 beneficiaries. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa lahat ng ating mga farmer and fisherfolk beneficiaries. Panahon na! Thank you.
mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Tayo na magtulong-tulong, napakong na rin ang mahal natin kaya. Panahon na magpapabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Kung ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhawa tayo. Muli ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maaari na po tayong umupo. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin si Surigao del Sur Governor Alexander T. Pimentel upang magbigay ng kanyang pambungad na pananalita. Sa ating mahal na Pangulo, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa lahat ng mga secretaries na nandito, mga mayors, mga congressman, lalo na sa mga sumalubong at nandito ngayon para makita ang kagwapuhan ng ating mahal na presidente. Maraming salamat po, mahal na presidente, dahil kayo lang ang presidente, hindi naman sa pagsisira ng iba, na hindi lang tuwing kalamidad pumupunta. Kasi kung may kalamidad, nandyan si Secretary Rex, kamukha ng lindol, automatic. Ang daming binigay na pinadala niyo po, maraming salamat po. At ngayon po, kayo lang ang presidente na umiikot sa buong bansa, lahat ng probinsya, kahit walang kalamidad, para magbigay ng mga tulong sa mga lahat ng klase ng tao, lalo na to sa mga mananagat at mag-uuma. Ay, farmers and peasants pala. Ano yun? Bisaya. So, masaya po kami lahat. Hulog kayo ng Diyos sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Governor Pimentel. Atin namang tawagin si Surigao del Sur 1st District Representative Romeo S. Momo Sr. para sa kanyang minsahe. Ang ating mahal na Pangulo, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos, members of the Cabinet, local officials, sa ating lahat, magandang umaga po. On behalf of the 10,000 beneficiaries and the people of Surigao del Sur, lalo na po sa unang distrito ng Surigao del Sur, gusto po naming ipaabot sa inyo ang aming taus-pusong pasasalamat po. Sa inyo pong pagdalaw sa aming probinsya despite of your hectic schedule. Ang ayuda po na matatanggap ng mga benepisyaryong ito, 10,000 po sila, ay malaki na pong tulong sa buhay at kabuhayan ng mga kababayan namin po dito sa aming probinsya. I have been privileged to work with the President nang siya po ay senador pa ng ating bayan. At kung hindi ako nagkakamali, siya po ang chairman ng Committee on Public Works, nang senador pa po ang ating mahal na Pangulo. At lagi po ako niyang pinapatawag, lalo na po kung may problema at nagpapa-update po siya
sa mga proyekto ng ating pamahalaan, lalo na po ang Department of Public Works and Highways, kalsada man, tulay man, at mga flood control. There was even a time na tinawag niya ang lahat ng mga regional directors, ang director ng Region 7 at mga district engineer, upang ma-update po lamang siya sa mga ginagawang trabaho ng Department of Public Works and Highways. Ganon po ka-hands-on at kapokus ang ating mahal na Pangulo. Kaya ang pagbisita ng ating mahal na Pangulo dito sa atin ay hindi lamang pagbibigay ng ayuda, kung hindi alamin din siguro ng ating mahal na Pangulo ang kalagayan at pangangailangan ng ating probinsya. Mr. President, the town of San Miguel, Tago, Carmen, Madrid, and Cantilan are the rice granaries of Surigao del Sur. At dito bumibili ang mga karatig siyudad ng Butuan, Cagayan de Oro, Marawi City, at Davao City. Kaya po, malaking tulong sa ating magsasaka ang additional na farm-to-market roads, post-harvest facilities at equipment. Nakaharap din po kami sa Pasipiko. Kaya 40% of Surigao noon ay mangingisda sa harap ng mga municipalities of Caguait, Barihatag at Lianga ay may tinatawag na Pacific Trends na kung tawagin ng local fishermen ay tuna highway. Doon po nahuhuli ang malaking tuna. Kaya po nangangailangan din ang ating mga magsasaka ng kunting ayuda sa pamagitan ng additional fishing gears, pump boats at payaw. Ang Surigao del Sur ay producer din po ng abaka. In fact, in the municipality of Carmen, may isang private company na magtatayo ng abaka processing plant at nangangailangan sila ng additional 4,000 hectares. Kaya po, nangangailangan din ng ating mga planters ng abaka ng tulong lalo na sa seedlings, polybags at gardenettes. Dahil ang Surigao del Sur po ay may bundok at dagat, marami po kaming tourist destination. At nagpapasalamat kami sa ating mahal na Pangulo dahil ginagawa na po ngayon ang ating airport. Ang airport natin po ay ginagawa na. Kaya lamang po nangangailangan kami ng additional fund dahil maigsi pa po ang aming airport. Ang aming airport ay 1.6 kilometers lang. Kailangan po namin ang 2 kilometers para makalanding na po ang Airbus 320. Mr. President, mahal ka po ng Surigao del Sur. Noong nakaraang halalan po, 249,000 po ang boto na nakuha mo dito sa amin. As against your nearest rival na only 57,000 votes at ang nearest rival po na si Manny Pacquiao. Ganon po kayo kamahal ng Surigao del Sur. In closing po, again, we would like to express our sincere gratitude po sa pagpunta ninyo dito, pagdala ninyo sa amin, at sana po madalaw pa kami ninyong muli. Salamat po. Maraming salamat po, Congressman Momo. Ngayon naman, ating tawagin si Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny T. Pimentel para sa kanyang mensahe. Madyaw na adlaw sa tanan, mga Surigao nun. Sa ating Pangulo, His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Mr. President, ngayong araw po ang lahat ng Surigao noon ay nagagalak sa pagbisita po ninyo sa aming probinsya. Kayo po, ito po ang una kauna-unahang pagkakataon na ang isang presidente ay bumisita sa lalawigan ng Surigao del Sur at nabigay ng mga ayuda sa mga magsasaka at sa mga mangingisda. Ito po ay nagpapatunay lamang na kayo ay isang pangulo na matulungin sa ating kapwa Pilipino. Noong dumaan na taon 2023, ang Surigao del Sur iniinig ng isang malakas na lindol. Marami po ang napinsala
at naapektuhan ng ating mga kababayan. Pero hindi nyo kami pinabayan, Mr. President. Agad-agad nagpadala kayo ng 70,000 food packs through DSWD Secretary Rex Gatchalian. At hindi lang yon, Mr. President. Binigyan din po ninyo ang mga nasiraan ng magbahay na 5,300 displaced persons na nagkahalaga po ng 12,000 pesos each to total amount of 70 million pesos. Noong January 2024, ang Surigao del Sur ay nakaranas ng matinding baha at nahirapan po ang mga kababayan natin. At ganoon din po, ang ating Pangulo, hindi tayo pinabayan. Nagbigay din po kayo ng 10 million pesos sa provincial government at 10,000 food packs para sa ating mga kababayan na naghirap. Hindi lang po ito. Marami din po kayo, Mr. President, na naibigay ng mga infrastructure projects na nakakahalaga ng maraming bilyon sa Surigao del Sur. Ito po ay malaking tulong sa kahirapan ng ating mga kababayan. At iba pang mga programa that has uplifted the quality of life of all Surigaonons. Kaya po, Mr. President, kukunin ko po ito ng pagkakataon na paibot po sa inyo ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyo, Mr. President. Kayo po ang Pangulo na tinitagala ko na may malaking puso para tulungan ang mga kapwa Pilipino dito sa ating bansa. I would like to assure President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. that all the people of Surigao del Sur is in full support of your programs and your administration. Makakaasa po kayo, Mr. President, kami po ay nasa likod nyo sa lahat ng inyong programa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po, Congressman Pimentel. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin si Special Assistant to the President, Antonio Ernesto Lagdameo, upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Special Assistant, Secretary Anton Lagdameo. Please, magsiupo po tayo. Andito rin po at sila ang kalihim ng ngayon sa kasalukuyan ay marami talagang ginagawa dahil dumadaan po tayo sa krisis ng tagtuyot. At kaya't inaasahan po natin ng tulong na galing sa Department of Agriculture. Nandito po Secretary Kiko Laurel. Ang laging ninyong nakikita kapag may kalamidad at kapag may nangangailangan ng tulong, ang kalihim ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian, at ang siyang tumutulong na para maganda ang ugnayan ng national government at ang local government. At kung hindi po maganda ang koordinasyon at ugnayan at pagsasama ng national government at local government, hindi po namin magagawa itong mga programang ito. Pag-uusapan lang namin sa Maynila ito, hindi nyo mararamdaman. Kaya't napaka-importante ang kanyang ginagawang trabaho. Ang kalihim po ng DILG Secretary Benhor Abalos. Ang namamahala at nagtitimon
sa mga development dito sa buong isla ng Mindanao. Ang Mindanao Development Authority Secretary, Secretary Leo Magno. Ang ibang mga cabinet members na nandito ngayon. At ang inyong First District Representative na hanggang ngayon ang tawag ko sa kanya, Yusek. Kasi ang tagal namin magkasama eh. Matagal ka, marami kaming ginagawa. Noong ako nga ay chairman noong public work sa Senado, madalas kami magkita. At lagi siyang pinupuntahan. Ang tinatanong ko, dahil totoo ang sinasabi niya sa akin kung ano ba talaga ang lagay. Ang ating congressman ngayon, Congressman Momo. At napaka-sipag at napakasigasig na congressman ng 2nd District ng Surigao del Sur, Representative Johnny Pimentel. Ang 1st District Agusan del Sur, Representative Alfelito Bascog. 2nd District of Agusan del Sur, Representative Edibong Plaza. Surigao del Sur Governor, Governor Alexander Pimentel. Agusan del Sur Provincial Governor, Governor Santiago Cani Jr. Ang ating host dito sa ating programa ngayon ay ang Tandag City Mayor, Mayor Roxanne Pimentel. At lahat ng aking kasamahan sa pamahalaan, all elected officials, my fellow workers in government, at ang pinaka mahalaga na nandito na bumisita at kasama natin ngayon, kayo po, mga beneficiary ng ating presidential assistant. Ladies and gentlemen, magandang araw po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong mainit sa pagsalubong sa amin. Tunay pong napakaganda ng Surigao del Sur. Pinagpala kayo ng magandang tanawin, mga ilog, talon at yaman ng lupa ay siyang nagbibigay ng buhay sa inyong pananim. Ang agrikultura at pangingisda ay ilan lamang sa mga pangunahing industriya na nagbibigay lakas sa alalawigan ng Surigao del Sur. Gayunpaman, batid ko ang matinding dinadanas ninyong hirap nitong nagdaang El Nino. Halos 12,000 magsasaka dito sa Region 13 ay naapektuhan. Hindi namin nakakalimutan ang ating mga kababayan dito sa Surigao del Sur. Kaya po nandito kami para personal na ipahatid ang tulong mula sa pamahalaan. Hangarin namin na maging maunlad at produktibo ang mga mamamayan ng Surigao del Sur at ang rehiyon ng Caraga. Mula noon, ipinangkatiwala ninyo sa akin ang pagiging Pangulo. Batid ko na ang tanging paraan upang maging matagumpay ang mga, sa mga layunin ito, ang lubos na pag-unawa sa sitwasyon sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Yan ang dahilan kung bakit po ako nandito. Kasama ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Gusto ko masiguro na maayos ang napagtanggap ninyo ang aming hatid na ayuda at malaman mismo ang kalagayan ninyo. Naiba po, kaya naiba ang nagbabasa lamang ng mga report. Iba talaga kung tayo ay nakabisita, nakakausap kayo at naririnig ng sarili ko na personal kung ano ba ang inyong pangangailangan, kung ano ang inyong sitwasyon. Kaya naman, ikinagagalak ko pong ihatid sa inyo ang 10,000 cash assistance para sa mahigit 9,000 na makakatanggap dito sa Surigao del Sur sa ilalim ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng DSWD. Magbibigay din po ang aking tanggapan ng tigsa 10,000 piso sa mga magsasaka, mangingisda at ilang piling pamilya na napaka-apekt na ang masyadong apektado ng El Nino dito sa Surigao del Sur at sa Agusan del Sur.
Ito pong tulong na ito ay ipamamahagi namin sa inyong mga lokal na pamahalaan upang maiparating sa inyo. Ang DA, ang Department of Agriculture at saka ang DSWD ay tutulong po na matiyak na agarang itong makaabot sa inyo. Sa kabuuan ay mahigit na 60 milyong piso ang inilaan natin para sa Agusan del Sur at sa Surigao del Sur. Mamamahagi din po ang 5 kilong bigas ang office naman ng Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Meron ding inilaang mga farm machinery equipment at credit assistance, pautang, ang DA. Livelihood starter tool kits naman ang galing sa TESDA para sa mga benepisyaryo mula sa Surigao del Sur. Magbibigay din po tayo ng ayuda sa pamamagitan ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o yung programang tinatawag na TUPAD. At kasama dyan ang Government Internship Program. Bukod dito, may nakahanda na rin tayong training allowance para sa mga nais magpasanay sa ilalim ng TESDA. Nawa po, sa mga tulong na hatid namin ngayon, ay maibsan natin ang hirap ng inyong pinagdadaanan sa araw-araw ninyong paghahanap buhay at pagsasakripisyo. Ngayon naman ay kailangan natin paghandaan ang tag-ulan na inaasahan magdadala ng higit sa normal na buhos ng ulan sa darating na buwan ng Oktubre. Bagaman ang hiling natin ay wala nang maranasang pinsala o aberya sa panahong ito, nais kong malaman ninyo na handa ang pamahalaan kung sakaling man mangangailangan tayo ng pondo at mga supply ng pagkain sa oras ng kalamidad, nandito po, ready po ang inyong pamahalaan. Hindi lamang po ito, masaya ko rin ibinabalita sa inyo na ang ilan sa mga proyekto nating pang-imprastruktura ay nasa kalagitnaan na ng pagpagawa. Ang Kabadbaran Puting Bato Puting, ang Kabadbaran Puting Bato Lanusa Road ay halos kalahating porsyento, 44.7% natapos na. Ang East-West Lateral Road naman na may kasamang dalawang tulay at drainage at slope protection, lampas na sa 60% na kumpleto na. Nariyan din ang pagsasaayos natin ng Tandag Airport upang mapabilis ang biyahe mula dito sa inyong lugar patungong ibang bahagi ng bansa. Maliban sa mga nabanggit ko rito, nakapamahagi na tayo ng halos 9 bilyong piso mula noong Enero noong nakaraang taon dito sa Caraga sa ilalim ng mga programa ng DSWD, kagaya ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, Assistance to Individuals and Families in Crisis Situations, at Lawa at Binhi at iba pa. Maaasahan din ninyo ang patuloy na pagsulong namin ng edukasyon at kalusugan dito sa Caraga. Nakapaglaan na tayo ng higit sa 1.5 bilyong piso para sa pagtayo ng mga bagong silid-aralan at halos kalahating bilyong piso na para sa pagpaayos sa mga lumang silid-aralan. Higit 170,000 eskolar naman mula sa Caraga ang makakatanggap ng pondong inilaan para sa mga programa ng CHED. Mayroong higit 100 health facility projects din. Meron din health facility projects din sa inyong lugar na napaglaanan na nasa budget. Patuloy din po ang paghahatid ng tulong ng DTI, Department of Trade and Industry, sa mga maliliit na negosyo sa pamamagitan ng pagpapahiram ng puhunan. Sa katunayan, may nakahandang dagdag na higit 12 milyong piso ang DTI upang tulungan ang ating mga MSME, yung mga maliliit po na negosyo, sa ilalim ng Negosyo Center Program. Mga minamahal na kababayan, nawa ay magsilbing patunay ang mga nabanggit kong programa ng aming masidhing hangarin. Mapagaan ang inyong mga pinapasang suliranin ngayon.
asahan ninyo na patuloy kaming maghahanap ng katugunan sa mga pagsubok na kinakaharap ng ating bansa at magpapatupad ng mga angkop na programa at patakaran upang matikman naman ninyo ang bunga ng inyong pagsisikap. Pinaalalahan ko ang lahat ng mga ahensya, lingkod bayan, mga kabalikat sa gobyerno. Huwag natin sayangin ang ating mga nasimulan. At sa inyong mga magigiting na magsasaka at mangingisda, hindi ito ang huling pagkakataon na makakarinig kayo ng magagandang balita mula sa atin. Patuloy lamang ang pamahalaan sa pag-aagapay sa inyo. Sa sama-sama natin pagkilos at pagtutulungan, tiyak na makakamit din natin ang isang bagong Pilipinas. Isang bagong Pilipinas kung saan ay bawat Pilipino ay busog, hindi lamang sa pagkain, kung hindi sa pangarap, pag-asa at mga oportunidad. Muli, maraming salamat po sa inyong mga sakripisyo. Mabuhay ang bawat pamilyang Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ng pamamahagi ng presidential assistance para sa ating farmers at fisherfolk na apektado ng El Nino. Ating tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers at fisherfolk sa lalawigan ng Surigao del Sur, sina Badyang Adeline. Gibihar Flora. Utagan Carlos. Palin Daniel. Kabadonga Lilibeth. Arlige Jimilin. Plaza Fernando. Ilicano Mirna. Iparaguire Cristina. At si Pradas Gisivel. At ngayon, hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo na pangunahan ng pag-aabot ng check assistance na nagkakahalaga ng 12.48 million pesos from the Office of the President para sa ating affected farmers and fisherfolk sa lalawigan ng Surigao del Sur na tatanggapin ng ating butihing Gobernador Alexander T. Pimentel. Congratulations po sa Provincial Government of Surigao del Sur. Sa puntong ito ay ating tawagin ang piling farmers at fisherfolk na tatanggap ng presidential assistance mula sa lalawigan ng Agusan del Sur, sina Abrea Juanchito, Arazan Agnes, Barbarono Wilson, Bukil Elmer, Calmares Irvin, De Juan Nelson, Gana Cidro, Osiga Novelberg, Kinyo Redempto,
at si Abondo Cheryl May. Sa sandaling ito, hinihiling po natin ang mahal na Pangulo para naman sa pag-aabot ng check assistance na nagkakahalaga ng 50 million pesos from the Office of the President para sa affected farmers and fisherfolk sa probinsya ng Agusan del Sur na tatanggapin ng ating butihing Governor Santiago B. Cane Jr. Congratulations po sa Provincial Government of Agusan del Sur. At maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo para sa inyong tulong sa ating farmers, fisherfolk at kanilang mga pamilya. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group picture kasama ang ating beneficiaries at iba pang mga bisita downstage. Maaari pong ang lahat ay lumapit sa dakong gitna upang makasama sa ating group photo. Mr. President, in 3, 2, 1, maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo sa pagbisita at pamamahagi ng presidential assistance sa ating farmers, fisherfolk at kanilang mga pamilya dito sa Surigao del Sur, pati na rin sa Agusan del Sur. Muli po mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago. Mangyari lamang po na tayo ay manatili sa ating mga kinatatayuan habang ang mahal na Pangulo ay hindi pa nakaaalis. Maraming salamat po. Pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal natin kaya. Pag-asenso, magsikat ng mabuti at nang kuminhawa tayo, bago malaki natin sa mundo.